Hello! Ang lulutuin ko ngayon ay pinakbet kasi meron kaming mga leftover na karne mula dun sa party na pinanggalingan namin sa get-together ng family namin sa Lingayen. So, sayang naman. Okay? Start natin! Meron tayong bawang, sibuyas, luya, tsaka kamatis para sa gisa. And ang mga gulay natin, okra, kalabasa, sitaw, tsaka talong. And of course, yung karne, yung leftover na parang liempo. Ayan, painitin muna natin yung kawali. Konting oil, gumagamit ako lagi canola oil. Hindi ko alam, gusto ko lang siya. Tapos, ang pangaalat ko, yung ganito. Yung bagoong na ganito. Yung fish sauce na ganito. Ayan, Ilocano style. Ayan, so wait lang muna. Ayan, bawang muna. Ayan. Since babantayan nyo naman siya, hindi naman siya masusunog agad. Kasi yung iba, inuuna nila yung sibuyas. Pero, ako, bet ko pa rin yung bawang. At saka, ang bango kaya niya. Okay, tapos sibuyas naman. Bango! Ano? Tapos luya. Yung luya, kasi para matanggal yung lansa ng bagoong. Diba pag sa mga fish, nilalagyan karaniwan luya. Bawang, may liga ko sa bawang, kaya marami akong nilalagay. So, iwan muna natin. And then, kamatis. Hayaan lang muna natin sila para malito ito ng bongga. The more na mag-gisang-gisa siya, mas masarap siya. Yan, tapos ito na yung boneless bagoong. Actually, hindi ko siya mini-measure eh. Parang ano lang, tinatansa ko siya. Hindi ako mahilig mag-measure. Nasa panlasa ninyo kung anong gusto ninyo. So, habang niluluto ko yung bagong, ito yung tira na parang pritong liempo. Gagamitin ko siya dito. Ngayon, yung mga liempo nyo, pwede nyo rin siyang iprito or pwede hindi na. Nasa sa inyo naman yun. Ito kasi may crunch effect. Kaya gusto ko. So, naluto na yung bagong. Lagay ko na yung karne para humalo yung lasa niya. Kasi hindi naman, hindi po ako naglalagay na ng mga pampalasa pa. Maglalagay din ako ng konting tubig. Ayan. Para maano yung alat. Pangontra. Hindi siya masyadong mag-sink in dun sa karne. Hindi siya maging maalat pag yung karne yung nakagat. Medyo dalidagan ko pa siya ulit ng water. Kasi para medyo may konting sabaw. Kasi may baby ako. So, pang sabaw dun sa rice niya. Pandagdag lang. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung gusto nyong marami or konti. Next ko yung kalabasa. Kasi gusto ko medyo ano siya. Medyo lusak. Masarap kasi pag lusak-lusak siya. For me ha. Pero yung iba ayaw nila. Pero ako gusto ko kasi yun. So inuuna ko yung kalabasa. Ayan. So takpan muna natin siya para maluto na gusto yung kalabasa. Bilang gusto ko nga siyang lusak-lusak. Para yung malambot na sa feeling. Ayan. Tapos ito yung mga susunod pa nating gulay. Ayan na! Yung kalabasa. Sarap. Sunod ko nang ilalagay yung sitaw. Ayan. Sitaw bataw. Healthy, healthy. Ayan. Haluin muna natin para maging even. Sorry, maingay. Sa labas ako nagluluto. Maingay yung ulan. Ayan. Sarap to sa ulan. Tapos takpan ulit natin for like saglit lang. Pag kumulo na siya, yung sitaw, sunod na natin yung okra. Yung iba gusto ng okra, yung iba ayaw. So, depende rin sa inyo. Ito, version ko lang to, ah. Hindi po ako nagmamagaling. Yan, haluin ulit natin siya, tapos simmer nyo ulit ng isang kulo lang. Para hindi siya super overcooked. Okay, high fire! Tapos, finally, ang ating talong. So, ito yung pinakamabilis maluto. So, pagkakaalam ko. Kaya, huli siya. Ayan. So, maraming gulay. Pampahaba ng buhay. Tapos, haluin ulit. Pagkahalo. At saka ulit natin siya isimmer. Actually, nawalan yung sabaw. Anyari sa sabaw ko. Kinuha siya lahat ng ano.
Mamaya lalasahan ko siya at saka ulit lalagyan. Pag medyo naubos yung sabaw, pwede nyo ulit lagyan. Tapos pwede namang lasahan pa siya. Ako asin lang siguro at saka konting paminta. Ayoko na kasi naglalagay ng mga pampalasa masyado. MSG. Yes! Healthy! Kung just in case feeling nyo matabang at gusto nyo lagyan ulit ng bagoong, make sure na ilagay nyo siya without adding water para maluto muna yung bagoong at hindi umibabaw yung alat niya dun sa tubig na edad. Kumulo na yung sa bagoong, pwede na kayo mag-add ulit ng water kung gusto nyo may konting sabaw. Ayan. Tapos tikman nyo na lang ulit siya. Daliri ko na yun. Tikman nyo na lang ulit siya after niya mag-simmer. So, habang nagsisimmer siya, gusto ko lang mag-hi kay Japet. Nag-message na siya. Japet on the go, my friend. I miss you. Thank you naman sa pag-support. At sinabi mag-video vlog na ako. Meron na, kaso I'm shy pa. Thank you, Japet. So, okay na. Pwede na natin siyang tikman. Tapos, okay naman. Okay naman. So, kapag kulang sa alat, I prefer asin. Ganun na lang. So, ayan na po. Tapos na ang pinakbet. And, medyo malabo. Sana may natutunan kayo. Version ko lang po yan, ha. Hindi po yan version ng buong mundo. Sana masarapan kayo pag kayo rin ang gumawa. Thank you!